Kumusta na kayo mga kabakyard? Panibagong video na naman. Sa video nito ay papakita ko sa inyo ang ginagawa ko as a one man team. Kasi ako wala akong tauhan kung ano ang proper position o proper execution, kung ano mang tawag nyo, sa pagbibigay ng injectable sa mga manok nating panabong, especially sa mga gumagamit ng injectable na vitamins gaya ng mga B-complex. Yun ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Kung nakikita niya, kasalukuyan akong nagpapalahi ng off-season na sinasabi. Ito po naman ay yung magagamit sa national next year, yung mga lalabas na pullets. Kaya kailangan nating bigyan ng vitamins yung tandang at saka yung mga babae para sa ganun ay masagana silang mangitlog. Ito po yung lalagyan natin ng ano, sasaksakan natin ng vitamins. Yung sinabi ko na kanina, schedule ko ngayon ng pagbibigay ng B-complex sa kanila. Ito po mga kabakyard, oh. Ang nilalagay ko lang sa kanila, 0.5 every 15 days. Alagyan muna natin ng hangin yung syringe. Ganon. Tapos saka natin itusok. Ayan. Tapos pipitikin lang ng ganon, matanggal yung hangin. Ayan. Tapos okay. Pagkatapos nating nalagyan, gagawin natin, kasi nga wala akong kasama, kung nuwari din wala din kayong kasama, ilalagay lang dito sa tainga. Yan. Kasi nga mag-isa ka, walang maghawak, baka paghawak-hawak mo dito yung syringe, hawak-hawak mo dito yung syringe, yung manok, pumapalag, baka matapon pa o baka matusok. Kaya mas mainam kung dito na lang. Okay, let's go. Ayan mga kabakyard, umpisa na natin. Oops. Yung may tauhan dyan, yung may mga kasama, ang ginagawa nila, hinahawakan lang yung kasama niya yung manok. Tapos yung isa, siya naman ang magtutusok. Kaya easy, very easy. Ngayon, kung gaya ko na walang kasama, ito ang isang tips para hindi masyadong hassle yung manok na ma-i-injikan. Lalo kung yung mga istag ay bago pa silang matusukan, siyempre, nakakaramdam sila ng sakit o panibago, kaya kailangan may kasama para hindi siya magalaw. Sa puntong ito, ipapakita ko kung paano gawin kahit isang tao lang. Pagkahawak yun na yung tandang o stag, ang posisyon ng manok ay dapat nakaganyan sa dibdib o nakadikit dito. Tapos yung posisyon ng kamay nyo dapat nakailalim dito sa dalawang hita, sa dalawang pagitan ng manok. Ganyan. Tapos nakahiga sa siguraduhin nakadikit dito sa dibdib nyo at saka ganyan. Kasi ang puntirya natin dito mga kabakyard ay dito sa pitso ng manok dito.
Dito kasi yung ano, yung chest ng manok, yung pichuna na makapal yung muscle, dito natin isasaksak. Dito yung bishop na sinasabi, dito. Dito. Kaya yung kamay nyo dapat nakaganyan siya. Dito yung kamay nyo. Ganyan. Tapos ganyan yung kamay nyo. Ito, siya ang dadampot sa kwan. Syringe nyo. Ganyan. Tapos yung anggulo ng ano, yung anggulo ng syringe nyo, yung injection, dapat 45. Andito siya. Ganyan. Ganyan. So, ganito, oh. Pak! O, ganyan, oh. Nakaganan siya. Tapos, yung kamay nyo, nakaganyan lang siya. Yung posisyon ng kamay nyo, ganyan. Tusok lang ng ganyan. Pak! Ganon. Tapos, pagbubunutin nyo na, dito, tsaka ganyan, oh. Ganyan, oh. Tube, ganon. Tapos, i-massage yung ganon. Ganyan, massage-massage yun lang para ma-expread yung gamot. Ganyan, okay na. So, ayan mga kabakyard. Sana sa video ito ay nakatulong kahit kunti lang. Para sa ganon ay okay tayong lahat. Sa susunod ulit na video. Siya nga pala mga boss, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, eh, subscribe na kayo para sama lalo nating palaganapin ang impormasyon o mga kaalaman tungkol dito sa pag-aalaga ng manok panabong. Maraming salamat. Sa sunod ulit.